Hello po. Sana po ay mapansin niyo to. At kung mapansin niyo man po, maraming salamat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Myla. Taga Negros Occidental po. Dito rin sa probinsya na ito, nangyari ang kakaibang experience namin na hindi namin inakala na posible pala talaga. August 1995. Nasa sala lang kaming lahat. Lahat ng kamag-anak namin magkakasama. Yun kasi ang huling araw ng lola ko. Nung hapon din po kasi niyon, nag-iingalo na po yung lola ko. Naghabilin siya sa amin. Gusto sana naming dalhin siya sa ospital. Pero ayaw niya. Gastos lang daw kasi yun. Kaya hinintay na lang namin siyang malagutan ng hininga. Pero bago siya mamatay, meron siyang binulong kay mama. Si mama kasi ang pinakapaborito niya. Pumanaw ang lola namin sa edad na 80. Nang simula na namin siyang iburol, marami po talaga nagpunta. Unang gabi ng burol, tinanong ko si mama noon, ano ka ako yung binulong ni lola sa kanya? Pero napapansin kong iniiwasan niyang sagutin yun sa akin, kaya hiniyaan ko na lang din. Unang burol pa lang ni lola, digsa na talaga yung mga tao. Hindi naman sa pagkaano, pero kilala kasi si lola sa lugar namin. Manghihilot kasi ang lola, tapos manggagamot. Malaki naman ang bakura namin. Malaking parte kasi ng street, puro angka namin. Sa dami ng tao na nagpunta, hindi na namin makilala ang lahat. Aligaga kami sa kakaasikaso ng mga bisita at kakilala ng lola. Habang abala kaming lahat, napansin ko si mama sa sala. Parang hindi siya mapalagay. Nakaupo lang siya doon. Nakatulala po. Pero yung daliri niya, hindi mapakali. Nang lapitan ko si mama, bigla siyang tumayo. Hindi niya ako kinausap. Nag-worry na ako sa kanya noon. Kasi mula nang gumabi, hindi niya siya mapakali. Tingin siya ng tingin sa paligid niya. Parang meron siyang hinahanap. Sinabi ko ang bagay na kay Tita Celeste. Kaya siya na nagkusang kumausap kay mama. Pero maging si tita, hindi rin niya kinakausap na maayos. Sumapit na ang madaling araw. Pakunti na ng pakunti yung mga tao noon. Si mama noon, nakatulog na po sa sala namin. Pagod na pagod kasi siya. Bukod kasi sa hindi siya mapakali, ang dami rin niyang niluto para sa mga bisita. Nakaupo lang kami ni Tita Celeste. Naglalaro lang kami ng barahan noon. Mga tatlong lamesa na lang yung may mga tao noon. Maya-maya po Sir Paul, bigla pong nagising si mama. Tapos, natataranta siyang lumabas. Lumapit siya kaagad sa amin. Tinanong niya kung anong oras na raw. Sakto naman nakakadaan lang ng isa ko pang tita, si Tita Christina. 6 months pregnant siya noon. Pagsabi ni Tita Christina ng oras, sinabihan siya ni mama na pumasok na ng bahay at huwag nang lalabas. Sa lakas nga ng boses ni mama, napapatingin na rin sa kanya ibang tao. Sumunod na lang si Tita Christina kasi parang natataranta na talaga si mama. Pagpasok nila sa loob, hindi na nakatiis si Tita Celeste. Kinumprontan niya po si mama at tinanong kung ano pa talaga yung problema niya. Noong una, nakayukulang si mama, tapos parang natatakot yung mukha niya. Pinakalma na muna namin siya, tapos tinanong ulit ng mahinahon. Naimasmasa naman si mama. Dinala po namin siya sa kwarto ni Tita Christina. At dito, humagulgul ng iyak si mama at sinabi niya yung pinulong ni lola nung huling sandali. Base kay mama, ang totoong kinahina raw ng katawan ni lola ay hindi talaga sakit. May nakaalitan daw kasi si lola sa bahay na babae na hindi raw alam ni lola na isa raw aswang. Yung aswang doon na yun ay parang may kakaibang ginawa kay lola. Tinitigan lang daw si lola sa mata ng babae sa bayan. Pag uwi ni lola, nagkaroon na siya ng mga komplikasyon. At kaya hindi mapakali si mama kasi meron daw tsansa na mapunta yung babae sa burol ni lola. Nagbanta raw kasi yung aswang kay lola. Sabi ng babae, kukunin daw niya yung ulo ng lola ko. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Napatay na nga si lola
Kukunin niya pa yung ulo. Pero malakas kasi yung pakiramdam ni Mama. Nararamdaman niya raw na pwede nga mangyari yun. Kahit hindi pa naman kami kumbinsido, pinakinggan namin siya. Kilala kasi namin si Mama. Siya yung tipo ng tao na hindi basta-basta gumagawa lang ng kwento. Siya pa ngayon nagsasabi dati na hindi totoo yung aswang, engkanto pati ibang mga elemento. Kaya nung oras na yun, nagmasitin kami ng Tita Celeste. Wala pa naman kami nakitang kahinahinalan tao noon. Kaya nakahinga pa kami na maluwag. Dahil alam na namin kung anong pinulong ni Lola kay Mama. Nalaman na rin ng iba pa namin kamag-anak yun. Thankful naman kami. Kasi lahat ng kamag-anak namin, hindi nila pinagmukumbalo si Mama. Naniniwala sila. Kasi hindi rin naman daw malabo na minong makaaway si Lolang aswang. Si Lola kasi, para na rin po siyang albularyo. Pangalawang gabi ng burol, hindi na ganun karami yung mga nagpunta. Okupado naman yung mga lamesa. Pero hindi gaya ng unang burol. Sobrang sikip kasi noon. Yung mga tito namin yung para naging guard namin. Lahat sila gising at nagbabanday din sa paligid. Ganun sila nagtiwala sa sinabi ni Mama. Mga bandang alas 10 ng gabi, dumating yung kumari ni Lola, si Aling Kising. Kasama niyang anak niya, si Belly na buntis din. Nagpaalam si Belly na iihilang daw. Nag-offer ako sa kanya na sasama siya ng isa sa amin. Pero ayaw niya. Kaya naman daw niya mag-isa. Nag-aalala ko, yung si Rixi namin, nasa labas ng bahay. Nandun pa sa likod ng bahay namin. Ganun kasi ang uso sa probinsya noon. Wala pang ilang minuto, bumalik si Bella na umiiyak. Pagtingin namin sa braso niya, may dugo. Tinanong namin siya kung ano yung nangyari. Sabi niya, may babae raw na humila sa kanya sa dilim. Mabuti na lang, nakiiwas daw siya. Hindi niya namukaan yung babae. Ang alam niya lang, parang isang pulgada raw yung haba ng kuko. Nataranta yung mga taga sa amin. Yung ibang nagsusugali nga, akala po nila mayroon nag-aaway. Nagsiuwian naman yung iba. Konti na lang pa yung natira. Karamihan pa, mga kamag-anak namin. Mabilis na pinuntahan nila Tito Bogart yung sa likod ng bahay. Wala na silang inabutan. Pero doon sa may bandang basang lupa, may nakita silang mga pakasang paa doon. Ginamot nila yung sugat ni Bella noon. Hindi na muna namin sila pinauwi. Sabay na sila nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, may pumuntang kakilala ni Tito Bogart sa bahay. Wala pa kami mga tulog noon. Sabi ni Kuya Ernie, yung nanakita kay Bella, lihito mong aswang. Kaming lahat, nagkatinginan po talaga. Si Mama nga noon, sobrang kinakabahan naman. Naisip namin noon na parang nadami na lang yata sa Belia. Pakaramdam namin, si Tita Cristina siguro yung target bagong ulo ni Lola. Pero dahil buntis din si Belia, akala siguro niya siya na yun. Mas sige mapagmasid kami sa paligid noon. Kumpirmado na kasi namin na meron nga nagmama naman na aswang sa paligid namin. Sa ikatlong araw ng burol, wala namang kakaibang nangyayari. Pero nung alas 2 sa po ng madaling araw, may lumapit kay Tita Celeste. Kakilala niya yun. Kakagaling lang kasi nun sa labas. At base sa kanya, may babae raw na pasilip-silip sa bahay namin. Partikular, sa burol ni Lola. Pagsabi niyang yun, nilabas ka agad nila Tito Bogart. Nakita ka nilang may babae nakaitim. Tapos, tumakbo po na mabilis. Nagkagulo na naman sa burol. Akala ng mga tao may gulo. Lahat kasi ng tito ko, hinapol yung babae. Maaabutan ng araw nila eh. Ang kaso lang, tumalundo sa bangin. Pero yung bangin na yun, puro basura. Tapos yung babae, napakabilis daw tumalun. Kaya nakaalis ka agad. Pagbalik nila tito, hindi na sila nagsayang ng oras. Hinanda nila agad yung sasakyan. Pinag-ampakin nila si Tita Cristina. Naisipin nilang talin sa bayan para daw hindi na mabiktima ng aswang. Pumag naman si Tita.
Kaya nakaalis na sila kaagad. Natira kami nila Mama at Tita Celeste sa Burol. Kasama namin yung ipapanamik ang mag-anak. Pati sila Tito Bogart pa rin. Nagsiuwian na rin yung mga tao noon. Iilan na lang kaming nasa Burol. Kinakabahan kami. Pero kailangan namin bantayan si Lola. Pagdating ng alas 4, nakatulog na yung iba sa amin. Ako na lang yung gising. Pati si Mama, tsaka si Tito Bogart. Nasa loob si Mama noon at pinagluluto niya kami ng pagkain. Si Tito naman, umiis sandali. Kaya ako ang naiwan sa tapat ng kabaong ni Lola. Kampante na kaming hindi nababalik yung babae kasi nagawa nilang itaboy palayo. Nagbabara lang ako noon. Maya-maya, hinangan yung ilan sa baraha ko. Pag-angat ng tingin ko, meron na pong babae doon sa harapan ni Lola. Nakatingin siya mismo sa loob kay Lola, sa loob ng kabaong. Nakita kong bubuksan niya na po yung kabaong, kaya napasigaw na ako. Napatingin din siya sa akin. Nakita ko mismo yung mukha niya. Noong una, akala ko hindi siya aswang kasi ang ganda niya. Pero nang dumating si Tito Bogart, bigla siyang gumapang papasok sa silong namin. Hinabol ni Tito sa ilalim ng silong. May dalala siyang itak noon. Hindi matamaan ni Tito Bogart yung aswang. Kaya inutusan niya akong kunin yung baril niya sa baga. Tumukbo ka agad ako sa loob. Kabadong-kabado pa ako noon. Tapos, unang beses ko pang hawak talaga ng baril. Pag-abot ko kay Tito Bogart, pinuputukan niya yung ilalim ng bahay namin. Tinatad niya talaga. Hindi niya tinigilan hanggat hindi na ubos yung bala niya. Puro putok lang ng baril yung umaalingongong sa street namin. Hindi na namin naririnig na yung gumagilo sa silong. Nakikiramdam na kami ni Tito Bogart noon. Maya-maya, kumuha kami ng flashlight. Inilawan namin yung silong. Nakita namin doon na mayroong kulay itim na kambing ang namatay. Sigurado kami na yun yung aswang na babae. Yung damit kasi niya, nakasuot pa sa kambing. Siniguro muna namin kung patay na ba talaga yung aswang. Nagising na rin yung iba naming kamag-anak. Kaya nagpatulong lang kaming hilahin palabas ng silong yung kambing. Nakita namin, nakakaiba nga yung kambing na napatay ni Tito. Yung mga paa niya, parang hugis ng paa ng tao. Yung mata naman niya, mata ng tao. Tinali namin sa katawan ng puno yung napatay naming kambing. Mas maiking sabihin na aswang. Hinintay namin tumating yung umaga. Hindi kami natulog at binabantay namin na baka sakaling mabuhay ulit. Pagsikat ng araw, nakita namin na parang unti-unting inaagnes yung bangkay ng kambing. Parang nalulusaw siya sa sikat ng araw. Hanggang sa parang papel na lang siya na naabo. Manghang-mangha yung mga kapitbahay namin nang malaman nila yung nangyari. Sa huling gabi ng lamay ni Lola, laman ang usapan yung aswang. Nakarating na nga rin sa barangay namin yon at na-report na rin. Pero hindi na rin pinarating pa sa nakakataas sa bayan kasi wala na rin namang ebidensya. Yung kambing kasi yung aswang, natunaw na sa araw kasama yung buto niya. Hinding-hindi talaga namin makakalimutan yung experience na yun. Palagay naming lahat, malaki talaga ang galit ng aswang kay Lola kasi hindi niya pinapatawad kahit pa nasa loob ng kabaong. Mula nun, wala na pong aswang yung nagparamdam sa amin. Nakauwi na din si Tita Christina. Lahat ng kamag-anak namin, sama-samang hinatid si Lola sa huling hantungan niya. Masasabi ko sa experience namin, eswerte pa rin kami. Buti na lang, hindi ganun kabangis yung aswang. Kasi kung hindi, yari kami. Isang araw matapos mailibing si Lola, nalaman namin na may iba rin palang buntis ang inaaswang. Pero parang si Lola lang talagang pakay niya. Kaya wala namang buntis ang nabiktima ng malala. Kinuha namin yung abon ng aswang at nilagay namin sa malaking garapon. Hanggang ngayon, ay dala-dala pa rin namin sa repol. Magsisilbi itong alaala na minsan, totoo pala na may aswang sa lipunan natin. Hanggang dito na lang po.
Marami pong salamat sa inyo. At mag-iingat po tayong lahat. Lalong-lalo na sa mga aswang. Good day guys, kamusta kayo? Pasensya at wala tayong shoutout kahapon. Pero ngayon meron na. Batiin ko lang yung mga nag-comment kahapon dun sa kahapon. Okay, ito yung mga nag-comment kahapon. Cartagena Wilma, Jenny Sales, Sheila Armagena Rubibi, Miss Reina Silva, G. Layson, Mary Jane Elise Padolina, Mazakis Ella, Gervie Mark Agustin, hello mga kapansit, pa-shoutout po Boss Paul at sa mga listener natin dyan, solid kapansit here since 2018, ay salamat po. Lynn Villarante, Gervie Mark Agustin, hello mga kapansit dyan at mga ka-BBM. Shivana Muya 15, shoutout Boss Paul here and the Mom KSA, sana po pa-shoutout na rin kay Rial at sa bunso sa Pinas, salamat po. More power po pati sa baby ko kay Ivana Vista, salamat. Imelda Reyes, Dreams and Life, Isa Novello. Hello Sir Paul, pa-shoutout po. More stories and more power pa po. Salamat. Silent listener po ako. Pampagana sa work. Ay, salamat po. Maricabs, pa-shoutout po Boss Paul sa mga sister ko na si Joy, Jean at pamangkin ko sina John, Nino, Cedric, at Nathaniel, Cebu City. Thank you po. Rilash Phoenix, Dang Skulets, Mizaki Soul PH. Pagaling po kay Sir Paul after ko po makinig sa inyo. Kinig po naman ako pinoy creepy pasta araw na itib Shadow Weavers. Yan. Supportan din po natin sila. Chris Casarenas, Jamie J, Dimple Sumi, Batwikas Justin. Hi po Sir Paul, update na po. Yes po, meron po kaso medyo busy po kaya hindi ko nasusundutan eh. Pasensya po ah, pasensya po. This week or next week meron na yan. Susunod-sunod rin ko na yan kasi wala na po akong lakad. Di Santiago, hello, Mari Mix TV, Jana Hayakin, Elaine Almera, Miss Jazz, Sashimi, Kutiti, naka-follow na po ako sa Creepy Macpanset. Happy listening. Jeanette ng Kuwait, stay safe always. Salamat po. Nakakalungkot na kwento, dalawang buhay na wala dahil sa mapanghusgang mga tao. Listening Jeanette ng Kuwait, stay safe always Sir Creepy Macpanset. Salamat po. Louis04TB, Suprema Poxki, Teresa Sosa, Boss listening habang malakas ang ulan and walang power, buti may data. Uy, buti naman. Edelin Tupas, Desiree Boko, Juliet Ferber, Kentan, hello Sir Paul, late pero nakahabol, salamat. BB Girl, good morning po. And last po, shoutout natin for today si Vasmia. Okay guys, maraming salamat po sa pakikinig sa araw na to. Yun lang muna yung shoutout natin for today. Siguro sa mga susunod na tatlong araw guys or apat, wala muna tayong shoutout kasi meron kaming lakad. Tapos after nun, i-upload ko na po yung last batch po natin ng winners. And by the end of the month, ipapadala na po natin sila sa kanilang kung nasaan naman sila. And as always, pa-like and follow po nating Facebook page, Creepy Macpanset Stories. And like, comment, share, and subscribe ng ating ang YouTube channel, ang Creepy Macpanset. Okay, maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta and ano ba? Yun lang, Macpanset out.